Ayan, magandang araw sa lahat. Sa video ngayon, guys, I'll be sharing the crafting changes, no? Ngayong season 1. And mag-share din tayo ng crafting strategy, no? Na pwedeng i-adapt ng ilan nating friends dyan, no? So, binanggit nila, guys, na ito yung mga changes. Yung utility sockets daw will open earlier. Okay? So, pag sinabing utility sockets, guys, ito yung pwedeng paglagyan ng utility items, no? And then, sinabi nila na yung advanced crafting daw ma-unlock ng mas maaga at magpapataas ng rate sa epic, no? Na runes or charms. Pero, hindi na makakapagbigay sa atin ng mystic. So, yung mystic na chance, guys, nilipat na sa ibang crafting, no? So, sinabi nila dito na yung mystic crafting will be unlocked later in the new master recipe. So, meron tayong bagong crafting tier, which is master. At sinabi niya dito na yung SLP cost daw ng lahat ng Ronin B recipes, which is yung pay to win version, will be increased by 25%, no? As we will see in their table later. Tapos sabi nila na yung season 1 daw, which will take 60 something days, no? Changes the pace of the season and the feeling of progression dahil medyo mahaba siya, no? So gusto nila na mangyari mag-unlock and build around epic runes or charms habang dinedelay yung pag-distribute, guys, ng mystic runes and charms until much later, siguro mga isang buwan pa, no? Bago na tayo makakita ng mga mystic sa arena. This will give mystic runes and charms the prestige and rarity they deserve. Alright. At ito na nga, guys, yung bagong table. So, yung pagkagawa nila ng table, guys, parehong-pareho sa table na ginawa ni Aseo. So, I believe. Kahit paano, pinapanood din tayo, no? Kasi ganito yung format ko, no, eh, nung gumawa ko dati ng table. Anyway, just to go over lang sa mga bagay-bagay dito. Crafting level 1, beginner. So, common lang yung pwede mong makuha. Crafting level 2, pwede mo na makuha yung basic Ronin A tsaka B, na kung saan meron ng chance para makakuha ka ng rare. And then crafting level 3, makakuha mo na yung utility slot 1, ibig sabihin meron ka ng isang space para dun sa mga utility items. And then crafting level 5, intermediate Ronin A tsaka B, merong chance for a mystic, no? Meron na ring chance sa mystic. And then crafting level 6, so you will be getting the second utility slot, no? Dalawa lang yung pwede mong paglagyan ng utility items sa bawat craft. And then once you reach crafting level 8, you will be reaching advanced, no? Na as I mentioned kanina, hindi na ito, guys, yung pinakamataas na crafting tier. At dito, guys, hanggang epic pa rin pero mas mataas yung chance, like meron ka ng 25% chance ng epic dito versus intermediate na 15% chance lang. And then crafting level 9, you will get the third utility slot, which is the last, no, slot for utility items. So sa isang craft, guys, maximum na pwede mong ilagay na utility items is 3. And then last but not the least, guys, pinakamahirap ma-achieve na crafting level out of the many, of course, is yung level 14, which is master crafting tier, na kung saan papasok, guys, yung chance na makapag-craft tayo ng mystic. Okay? So meron ding column dito, guys, for crafting experience, no. Do note, guys, dati, guys, wala 'to, no. Gumawa pa ako ng content for this one, gumastos pa kami ng SLP tapos ipapakita nila 'to. So dito, guys, take note lang na ang basis ng crafting experience is only moon shards. Walang bearing yung SLP, walang bearing yung utility items, walang bearing yung crafting level. Ang basis ng crafting experience, again, is the moon shards. So, it's best na makapag-farm agad ng maraming moon shards early on para makapagpa-level ka going to the master tier na crafting. Right? And just to recap on the utility items, kasi merong binago, guys. Yung Mundus Basic will be giving minus 5% sa rare pero plus 5% chance sa epic.
Now, yung Mundus Epic, ito yung bago, binago yung effect, guys. Dati meron tong chance para makakuha ng Mystic, ngayon wala na, no? So, ang ginagawa niya na ngayon is minus 10% sa rare, plus 10% sa Epic. Now, yung Mundus Mystic, ito na lang, guys, yung pwede magbigay ng chance sa Mystic, no? It gives minus 20% sa rare, plus 15% sa Epic, and plus 5%, guys, sa Mystic. Then, yung Moonstone, ganun pa rin. It increases 25% chance of you getting a rune. Okay, so ito yung well, hindi naman siya na bago totally, yung sa Mundus Epic lang. Tinanggal na yung ano dito, tinanggal na yung Mystic, no? Para maging sobrang hirap, guys, makakuha ng Mystic sa game. Okay? As I mentioned nga, kailangan meron munang mag-level 14 crafting level bago magkaroon ng chance na may makapag-craft ng Mystic. Pero sa mga early crafting tiers, walang ganun. Now, given this new information, ito medyo kayo na yung bahala if you want to adopt this, no? Pero I'll just be sharing an idea, no? Like a crafting strategy na budget-friendly. Okay, budget-friendly. So, we will not be crafting that much. Piling craft lang ang gagawin natin. And this is how you will be doing it. Okay, so procedure. Nilagay ko dito, ikakraft mo yung beginner until you have enough common runes and charms for your team. Kasi diba sa simula ng season, nakuhubad, guys, no? So syempre, mag-i-spam ka muna ng craft sa beginner until lahat ng axe mo ay meron ng suot. Syempre, mas okay yung may suot kaysa naman nakahubad, guys. So kahit sa beginner lang na craft, na yung ano, yung kukunin mo, goods na siguro yan. Now, pag kumpleto na yung team mo ng mga runes and charms, may suot na kahit paano, you will be crafting basic, no? So, which is crafting level 2 lang naman. Craft mo lang yung basic, guys, until you get to intermediate, which is crafting level 5. Okay? So, crafting level 5. And then, pag crafting level 5 ka na or intermediate ka na, craft intermediate until you get to advance, which is crafting level 8. And then, you will unlock utility slot 3 by reaching crafting level 9. So, bala ang sinasabi ko, sa beginner, kunin mo muna yung mga runes and charms na kailangan mo for your team. And then, yung free-to-play version, by just using moonshards, guys, pumunta ka hanggang crafting level 9. No? Kung saan, na-unlock mo na yung utility slot number 3. Now, ano sunod na gagawin na sa iyo? So, meron tayong optional step dito. Ika-craft mo yung advanced Ronin A, which is this one. Gagamit ka na, guys, ng SLP dito. Okay? Pero, you will make use of all utility slots. Kasi, along the way, as you level up your crafting, as you reach new heights in the arena, meron kang makukuwang utility items. Okay? So, magka-craft ka ng advanced Ronin A, again, which is this one, yung may 125 SLP, syempre yung budget lang. And then, gagamitin mo lahat ng utility slots, yung tatlo, no? So, ano yung mga pwedeng utility items? Ano yung mga suggestion mo sa iyo? So, pwede mong gamitin yung iyong Mundus Basic, pwede mong gamitin yung iyong Mundus Epic, dahil wala naman tong Mystic Chance. And then, pwede ka rin gumamit ng Moonstone kung gusto mong makakuha ng runes, no? Sa rare or sa epic na level. Again, wala pang Mystic sa level na to, no? For example, nag-advance Ronin A ka. Gumamit ka ng Mundus Basic na tatlo. 1, 2, 3. Tatlo. At dahil ginawa mo yan, meron ka ng 60% rare at 40% epic sa craft na yon. Kasi initially, kung wala kang sinuot, ano lang yan, 75% rare tsaka 25% epic. But, kung gagamitin mo yung utility items, no, syempre, mas magiging favorable sa'yo yung outcome. Okay? Anyway, budget friendly to, guys, no? Budget friendly, so parang mas okay kung magka-craft tayo only if we have utility items. Kung walang utility items, don't craft. Diba? Now, again, this is optional. Pwede mong hindi gawin. Pwede mo nang skip tong step na to para
gawin lang to, no? Mag-craft ka ng advance, yung free to play version, guys, yung libre lang. Craft advance until you reach master, which is level craft crafting level 14 rather, no? So medyo malayo to kasi ang advance nasa 8, yung master nasa 14. So kailangan talaga, guys, masipag ka nito, no? So hindi pwede dito yung Ningas Kugon kasi medyo matagal, guys, before you can reach master. Na pag nasa master ka na, guys, ito na. Okay? So craft Master Ronin A, which will require you to use ilan lang 150 SLP kagamit ka, guys. And make use of all utility slots, yung tatlong slot doon, 'di ba? Meron tayong tatlong utility slot. And then for me, this is the best gamble you can do this season. Ito na 'yung pinakamalakas na gamble, okay? So ano 'yung mga gagamitin mo? So for this one, you will only be using Mundus Mystic, pero kung gusto mong tumaas 'yung chance na makukuha ka ng rune, pwede ka maglagay ng Moonstone if you want, no? Okay? So for example, nag-craft ka ng Master Ronin A, tapos naglagay ka, guys, ng tatlong Mundus Mystic. Okay? At pag ginawa mo yan, ito na magiging odds, no? 10% rare, 74.5% epic, and then 15.5% mystic. So for me, this is the best gamble, the safest gamble that you can do right now. Ito na yung pinaka-safe kasi ito na yung pinaka-mataas na chance kaysa naman na 0.5%, di ba? Siyempre, 15.5% is better. Okay? So, kunwari, gusto mo yung sobrang budget lang, meron ka lang 150 SLP. Now, pag na-reach mo na tong part na to, kung saan meron ka ng tatlong Mundus Mystic, tsaka Master Crafting ka na, pwede mo nang ibagsak to. And then, hindi naman ito one-time thing. Kung masipag ka pa mag-grind, you can increase your you can still grind and craft and reach higher crafting levels kasi pag mas mataas ka pa dun sa master level, over time pa you will be getting Mundus Mystics as I will show you later. Okay? So, ito na, guys, yung pinakamalakas na gamble for Mystic, hindi yung 0.5 of course, no? And then, guys, ending notes na lang. Yung mga importanteng i-take note of, again, yung moon shards lang, guys, ang makakaapekto ng crafting experience. It's best kung nagagrind ka ng 60 stamina kasi kung ang stamina mo, guys, is ano lang 10-20, I don't think marireach mo yung crafting level 14. I doubt it. I highly doubt it, no? And then again, guys, yung Mundus Mystic is very rare kasi, guys, sa arena rank up rewards, wala nang Mundus Mystic, guys. The only way to get Mundus Mystic right now is to get to crafting level 15, okay, onwards. So, pag crafting level 15 ka na, meron kang dalawang Mundus Mystic, 16 isang piraso, 17 isang piraso. So, sobrang barat na, guys, at sobrang hirap nito. I mean, marami kang makikita ng Mundus Mystic, guys, pero pag nasa game ka na, mahirap yung bawat progression na to, guys. Kailangan talaga magsipag ka dito. You need to grind, you need to farm moon shards, okay, in order for you to get hold of this Mundus Mystic na mataas naman talaga yung chance, no, for you to get a mystic. Okay? And then sabi nito, after level 25, the rewards repeat themselves in a pattern similar to levels 22 to 25. So may parang repetition na lang na mangyayari dito. Okay? So, ganun siya, guys, kahirap, okay? Medyo paghihirapan yung way para makakuha ka ng Mystic. And then, syempre, gusto mo magpa-level palalo para makuha mo pa yung iba pang Mundus Mystic sa game. So, for the first month of the season, ang makikita nating pinakamalakas na is yung mga runes and charms na nasa epic level. And then, yung second month, no? Doon tayo paunti-unti nang makakakita ng mga mystics, no? Na for sure medyo pricey 'yan, no? Medyo mahal 'yan. So, good luck sa mga maghahabol ng good crafts this season. All right? So, 'yun lang naman, guys, for this video. Kung na-appreciate naman 'yung share natin, don't forget to like and subscribe at see you sa ating next video. Maraming salamat.